greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom. Look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd Mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa magre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor, Madge.
Welcome to Itulan, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulai is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulai will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! All right! Good morning everyone. Good morning to your parents, teachers, and of course to our students from Luzon, Visayas, and Mindanao. I am your Coach Juan, and welcome to our Monday All Is Wellness. Good morning, Coach Annabelle. Good morning, Coach Juan. Good morning, Philippines. Isang masigla at mapagpalang umaga naman po sa ating lahat. That's right, Coach Annabelle. Mukhang ready-ready ka na sa ating gagawin ngayong umaga, ha? Yes, ikaw right. Naman, hindi naman halata sa suot, di ba? It's jersey time. Alright, Coach Annabelle, bago tayo magpatuloy sa ating session ngayong umaga, pwede bang balikan muna ng konti natin? Ano ba ang naganap last week? Last week, yung pinag-usapan natin na syempre, shinare nung ating dalawang guests from all the way from San Jose Del Monte National Trade School ay about sa mga suggested food groups, right? Yung kung ano ba yung nutritional package for teachers and students facing the new normal education. That's right. Shinare nila, no, yung kanilang suggested meal plan na hindi lamang para sa teachers. Dahil siguradong natuto din ang ating mga parents and students para mapanatili nating malusog ang ating mga pangangatawan. Coach Annabelle, I have a surprise for you this morning. Oh my goodness. Ano ba yan, Coach? Alam ba kung ano yun? Excited. Hindi pa. Excited na. Dahil kung nabitin po kayo last week dahil nakasama natin, di ba, ang ating mga guests, ngayong araw, muli natin silang makakasama. Ayan. Okay. Coach, bugyan natin patagalin pa, tawagin na natin muli ang ating mga guests ngayong umaga. Unang-una, syempre, ang ating teacher, senior high school teacher and PE teacher, Sir Romeo. Sino pa kasi natin kasama, Ma'am Annabelle? Okay, so si Sir Mark Gentil Ramos, Teacher 3 OIC MAPE, Head Teacher ng grade 9 MAPE teacher from San Jose Del Monte National Trade School. Ayan, so they are hello both po, good morning po sa lahat. Isang malusog na Pilipinas. Isang masiglang umaga po sa ating lahat. Ayan, masiglang umaga at talagang mas pasisiglahin pa po natin ito ngayong umaga. Sir Romeo and Sir MJ, we are very excited kung ano po ang isi-share nyo sa amin ngayong umaga. Alam niyo po ba last week, after you shared the meal plan, talagang trinay ko siya, no, sir? And talagang, alam mo Coach Annabelle, hindi ako nahirapang mag-isip ng iluluto nung buong linggo na yon. At bukod doon, sigurado ko na talagang package, kumpleto yung nutrition na makukuha ko mula dun sa meal plan na yun. So ngayong araw, excited ako sa bagong isi-share sa atin ni Sir Romeo and ni Sir MJ. So umagang ito, bago po yun, alam niyo na, ang lagi nating ginagawa, exercise mo muna tayo ngayong umaga. Pasiglahin muna natin ang ating umaga. And of course, Coach Annabelle will lead our warm-up exercise this morning. Coach Annabelle! Okay, so are you ready, guys? So let's all stand! Ayan, nagre-ready lang ng ano, camera sa sir. Alright, go Coach Annabelle! Okay, so do the warm-up pose first. Head stretching.
Annabelle, at tandaan po natin ito sa ating mga minamahal na mag-aaral. At sa mga parents and teachers, it is very important to do warm-up activities first before engaging to any physical activities para iwas sakit ng katawan and iwas injury din po tayo. Sa pagkakataon ito, we'll continue with our dance exercise. So, Coach Romeo, akala nila magdi-discuss na sila, bumalik na sila sa upuan. Alright, so eto na, bago tayo magpatuloy sa lahat ng nanonood, like, share muna natin ang ating link ngayong umaga para mas marami po tayong makasama. Alright, so sige po, let's start our dance exercise. Let's go! Up! Dapat muna energy. Okay, ready mo na tayo. Go! 1 2 3 Sa taas naman. Let's go! Taas. Okay, parang alin lang. Shake, shake, shake. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Again. 1 up 2 3 up Go. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 up 2 3 Dapat nito. Sige, yung tayo para yung mga abdomen natin, yung mga exercise. Let's go. And go. Up. Sit. Let's go. Ito, halos na bela. Right, left, right, left. Right, left, right, left. Ikot. Right, left, right, left, ikot. Right, left, right, left, ikot. Right, left, right, left, ikot. And let's go. 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up 6 up 7 up And that's a nine. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4
Edda! Alright! Ayan, maraming maraming salamat sa pagsabay sa ating dance exercise. Alright, talaga namang napakasarap sa pakiramdam kapag nag-e-exercise. Di ba, Coach Annabelle? Yes, Coach Juan, that's right! So, pinagpawisan ka. Pinagpawisan talaga. Ako din pinagpawisan, kaya make sure bago tayo magpatuloy, punas-punas muna ng ating bawi. Yes. Okay? And don't forget to drink water. So, eto na nga, Coach Annabelle, habang tayo ay nag-i-inhale-exhale, ipagpatuloy natin ang ating usapan with Coach MJ and Coach Romeo. Good morning, mga sir! Hello po, good morning. Andito po uli kami. Sana hindi po kayo napilitan. Good morning, Pilipinas. Malusog po tayo dapat lagi. Ayan, so upang ipagpatuloy natin ang ating naudod na usapan noong nakaraang linggo, narito ulit kami upang ipagpatuloy ang masayap at masaganang kwentuhan sa araw na to, na kung saan pupunutan ng araw ng ating mga ituloy learners and also our teachers and parents. Okay. Ma'am Annabelle, ginawa ba natin yung ating food program last week? Sinundan ba natin yung mga I tried it. Ang ganda siyang sunod. Wow, very naman po. At sana lahat din ang ating mga mag-aaral at magulang ay sumunod. Kasi ka na. Okay. Ayan. So, okay, allow me to share my slide, our slide po, para naman po sa ating topic, new topic for today. I'm very excited po sa bagong topic na yan, Sir Romeo and Sir. Bagong-bago po yan, yes, bagong-bago yan, sir. Hindi pa po ito nakita sa buong Pilipinas. Kasi Coach Annabelle, kung last time about sa pagkain, nutritional package ang pinag-usapan natin, ano kaya ang isi-share nila ngayong umaga? Let me guess, siguro about something about exercise. Tingnan natin. Tama ba? Oo. Let's see. Let's go. Sir MJ and Sir Romeo. So excited. Ahay! Okay. Ayan. So our topic. Okay. So our topic for this morning is all about distance learning fun exercises. So nilagyan natin siya ng distance learning kasi alam naman natin ngayon, because of our new normal setup of education, so we have distance learning. So we have online learners, and we also have a modular learners. Ayan, so it's a combination of two distances learning. At the same time, we will integrate a fun exercises. So, yes, kasi dapat ano, sa panahon ngayon, medyo may yung taas ng boredom, and also yung tinatawag nating parang too much exertion ng effort natin sa pag-iisip. Maganda naman, bigyan natin ng slight activities ng ating mga mag-aaral at ang ating mga magulang ng simple exercise or simple actions that they can perform habang nasa bahay. Yes. Gawin natin itong fun. Okay? Yes. Simulan na natin, sir. Ayan. Hi. Muli po kami ang inyong speaker. Ayan, tagapag-share, tagpag-kwento. Ayan. Iba din yung picture. So our topic for this is about the physical activity review. Okay, let's start with the physical activity pyramid. Bakit natin ito sisimulan dito? Kasi dapat pag nag-suggest tayo ng exercises, and all of us na tayo din ay nagiging bahagi ng isang malawak na pagkilos habang tayo po ay nag-aaral, dapat lagi natin tinatandaan ang physical activity pyramid. Ano po ito? Ito po ay mga suggested, no? Suggested lamang po na pinag-aralan na ng mga mag-aaral at ang ating mga estudyante nung una pa man during the face-to-face time. Pero paano ngayon sa panahon na medyo limited ang ating pagkilos because of social distancing and because of the pandemic? So gawin natin siyang magkaroon ng mga alternatibo, no? Alternatibo mga kilos o mga gawain na pwedeng gawin po sa bahay. So simulan natin. Ano ba yung idea ng physical, Philippine Physical Activity Pyramid, sir? So bago ko sagutin niya, alam naman natin, di ba, learners nowadays ay halos nakakalimutan nila magkaroon ng exercise, di ba? Dahil nga sa pandemic na to, nagkaroon sila ng much time sa paglalaro ng gadget. Ayan. Using gadget, using other no, social media platform. Hindi nila napapansin, mas mahaba na pala yung pag-upo kaysa sa pagkilos ng katawan. Hindi tama yon. Okay, so mapapansin natin dito sa ating physical activity pyramid, it is divided into four. The first, on the top layer, we have cut down on. The second one is 2 to 3 times a week. The third one is 4 to 6 times a week. And last but not the least, is the everyday. Everyday. Ayan. So, Sir Kat, will you please explain to us
Okay, ang ibig sabihin lang nito, simplihan lang natin, ang dapat ginagawa ng mga mag-aaral, sana no, sa bahay, tumulong tayo sa mga gawaing bahay, kumilos tayo, ubusin natin kahit papaano, o kaya yung mga extra time natin para tumulong sa magulang natin maglinis ng bahay, tumulong tayo sa paglilinis din o pag-i-improve ng ating garden. Sa makatawid, yung simple na activity na yan ay makakatulong, everyday pattern natin, eh pwede masasabi na ito, like tayo ay nagiging aktibo. At habang umaakyat po, no, umaakyat ang ating physical activity pyramid, mas dapat yung nasa taas, yung ika-cut down natin, yes, such as watching TV, computer games, sitting more than 30 minutes or more. Meron pa nga inaabot ng 6 hours, no, pag nag-ML. So, bawasan po natin yon. Ang ibig sabihin lang natin dito sa Philippine Physical Activity Pyramid, kasi review lang naman natin ito, mas unahin po natin itong mga suggested activities na nasa baba, yung everyday basis. Yes, sabi nga ni Sir Katuday, pwede natin i-maximize yung mga simple things lang na ginagawa natin sa bahay, katulad ng paglilinis, pagbugas ng plato, pwede natin yung i-maximize, di ba, Sir Katz? Pag-akit sa hagdanan, pag-aba sa hagdanan, aerobics na rin naman yon. Alternative natin sa pag-jogging, kasi pag lumabas tayo, baka ando ng virus, iwasan natin yon. No natin. Yes, kaya sa panahon ngayon, di ba, Pao, lumabas ang mga minor. So, kailangan talaga, inside our house, yun ang ating area, para mag-conduct tayo ng different types of exercises na kung saan mapu-fulfill natin yung ating mga... Okay, gawain. Pero andun pa rin yung pinaka-konsepto at idea ng pagsunod sa physical activity pyramid. Tama-tama, palakpakan naman dyan. Sana ang sagot nyo sa ating ano, no? Sa ating ano, FB Live. Okay, opo, tanda pa po namin ang aming physical, Philippine Physical Activity Pyramid. Moving on. Ito po talaga yung ating idudugtong ngayon, di ba? Diyos ko, nakakatuwa ito. Yes. Ipetest natin. Ipetest natin si Sir, si Ma'am, si Coach Annabelle and also Coach Juan para po sa mga exercises na ito. Meron po tatlong bahagi ang i-share namin today. Facial exercises, simple stretching, at saka siyempre yung sana magawa nating lahat, no? Yung toughening and sustaining exercises. Pero lahat ito ay simple at pang-araw-araw. Yes. Oo naman. Na kung saan bibigyan lang natin ng karagdagang kaalaman yung ating mga tulay learners, di ba? At malamang sa malamang, yung iba dito nagagawa na nila. Yes, na hindi lang nila sila fully aware na ginagawa na pala nila. Yun na pala yun. Okay. Yes. Ito pinakagusto ko, facial exercises. Handa ka na ba, Ma'am Annabelle? Ready na, sir. Yeah. Sir Juan. Always ready yan, sir. Always ready. Okay. Alam natin, sir, running ready yan eh. Fight lagi yan eh. Okay, simulan natin. So kapag sinabi natin facial exercises from the definition, diba? Na kung saan face, that is the most prominent or that is the most common part na ginagamit is our face. Na kung saan one of the benefits ng facial exercise ito, Sir Katz, is hindi tayo agad magmumukhang matanda. O saka hindi agad nagsasag o nalalagyan yung muscles sa face natin. And then Sir Katz, ano nga ba yung mga simple facial exercises na pwedeng gawin ng mga learners natin habang nagsasagot ng module and habang nag-online classes. Okay. Ang purpose po nito, simple facial exercises natin, para naman po tumaas po yung level ng attention span ng mga bata while facing the computer o kaya naman while doing their online classes. So, kayang-kaya, simulan natin. Hinihiling po namin lahat po ng participants or those who are watching our FB Live, ano po sana, picturean nyo po inyong sarili tapos i-post nyo po para makita po natin. Yes. Pwede silang gumamit ng hashtag E2Lie para makita din natin, or E2Lie Monday Wellness or All's Wellness para makita din natin yung kanilang mga post. Thank you, Sir Juan. Ang ganda. So, i-hashtag na natin yan. So, focus dapat ako. Kitang-kita. Ayan. Okay, natin natin. Ayan, Sir Cass ang mag-demo sa atin ngayon. What are the most common or basic facial exercise na kayang-kayang gawin ng ating mga learners? Okay, let's start first with your fingers. Okay, using the fingertips. Your fingertips, ganyan, Sir Juan and Ma'am Annabelle. Touch po natin from the forehead. Then, apply po tayo ng konting press. Tapos, pababa po siya. Ayan. Sarap. Good. Tapos, pataas po uli. Okay, very good. Again. Okay, this time from the center, going out po, going to the side of our face. Ayan po. Then, glide po natin. Glide. Very good. Wow. Okay, very good. Okay. This time po, kindly touch yung tungki ng ilong o yung dulo ng ilong. Ayan. Tapos, itwist po natin sa left. Then sa right. Huwag po yung buto. Okay, go. Sa right. Sa left. Nararelax po yung mga bata habang sila po ay nag-online class. Next po, yung pag-blink po ng eyes. Pikit po tayo, parang konting press lang, no? Parang pinipisil onti lang yung mata.
tapos open po. Ulit, 1, 2, 3. Pikit, open eyes. Again, pikit, slow, close eyes, then open po ulit. Ang galing nyo po, nakakatawa. Back to grade 1 po tayo. Ang galing! Okay, isa nyo na po, may tinatawag tayo, katok, katok. Okay, katok, then open. Ayun po, katok, then open. Inanak po natin yung forehead natin. Hindi naman po malakas. Okay? Yeah. Then, gulatin po ang sarili. Tingnan nyo po kung lima ang daliri. Gulatin. Sir, lima. Very good. Gawin po natin na limang beses. Go, Ma'am Annabelle and Sir Juan. One, two, three. Katok, katok, open. Katok, katok, open. Tingin po sa kamay pag nag-open. Very good. Katok, katok, open. Nagising, di ba? Okay. Ayan. Ginagawa po natin yan, especially during Holy Hour. Ito po yung bandang 12 to 1 or 2 to 3. Okay. Another po, allow po natin ating mga estudyante, pag nakaupo na po sila sa kanilang computer, kailangan po ask them to divert their attention or focus naman po yung kanilang attention sa ibang bagay na malayo po sa computer para po bumalik yung wisyo o yung ma-relax po yung kanilang brain. Susubukan po natin, assuming, so titingin lang po kahit saan, focus lang po sa halaman, sa puno, sa bubong, tapos balik po dito. Huwag po magagalit po ang mga teacher kung ginagawa po ng mga estudyante kasi gusto lang po nilang mag-relax. Yes. Again, another reminder, ilang minuto dapat na bago mag-shift ng position kung tayo ay nag-aaral? Pag naka-upo, facing the computer. Siguro mga ano, mga 2 to 3 minutes. Okay. Ang pinaka-minimum daw po, at least 5 minutes. 5 minutes po dapat nag-change po ng position. Sabihin po natin yan sa ating mga mag-aaral habang nag-online class. Pwede po silang tumayo, umupo, mag-twist to the left and twist to the right. Okay? Another po sa facial muscles, okay? Shake po natin. Yung ating pong cheek, shake. Ano, is parang ini-scratch lang po yung ating facial muscles. Then last, this time, gamitin po ang zygomatic muscles. Yes. Stretch out. Yan po, stretch po natin yung ating ngiti. Tapos balik po. Putrod naman po ang nguso. Gawin po natin, Sir Mark. Sumabay ka. 1, 2, 3, go. Stretch. Putrod. Again. Ulit-ulitin po maski 10 beses. Bakit? Para mas ma-relax po yung facial muscles natin from this part up to this part sa zygomatic muscles and also cheekbones muscles. Ayan, kasama natin. Ayan, di ba? Ayan, tapos smile-smile po tayo. Pero syempre, hindi naman pwede gagawin natin ito sa kung saan lugar lang, di ba? Baka magpagkamalan tayong... O kung anong ginagawa natin. Pero dapat aware po sila na meron po tayo mga facial muscles. Yes. Sa iba, binabayaran pa yan. Pero sa atin, tinuturo po natin sa itulay. Alright? Di ba kilala sa ating mga Pilipino ang pagiging masiyahin at laging palangiti? Ayan. Okay. Yes. Next po tayo. Marami pa po yan, no? Pwede po kayo mag-search sa internet. Pero especially as teacher, bigyan po natin mga facial exercises ang ating mga estudyante from time to time. Yes. Go po. Next. Okay. Sir Romeo at saka Sir MJ, before you continue po, talagang gusto ko lang sabihin, no? Napakagandang bagay po na naituturo natin ito sa mga bata ngayong umaga. Kasi alam natin, yung mga mag-aaral natin, super stress sila sa pagtutok sa kanilang mga gadgets dahil sa online class nila. Pero eto na, sa mga mag-aaral natin, napakalaking tulong nito. Actually, Coach MJ and Coach Romeo, I am really trying it po habang sinasabi nyo. And talagang nare-relax po ako. Talagang iniisip na ako, noong estudyante ako, malaking tulong po talaga ito. So thank you so much. Magpatuloy po tayo. So mga mag-aaral, listen lang and itago mga klase para makita din nila ito. Let's go, Coach MJ and Coach. Yan. Okay, so the second one is the stretching. So alam naman natin, di ba, kung hindi pandemic, alam natin na, kasabi nga ni Sir Juan kanina, before conducting any strenuous activity, warm-up exercises should be done first. But the question is, anong stretching ang appropriate sa pandemic ngayon, di ba, Sir Katz? Yes, na-simple lamang, na madaling gawin, no? Na kaya natin gawin any moment, anytime, habang nag-aaral tayo. Okay, kasabay din ang guro. Siyempre, kung pwede na isama ang magulang, dahil nasa bahay naman tayo, isama na natin. Okay, simulan natin sa simple leg stretching. Ayan. Habang nakaupo po tayo facing the computer, gawin po natin, sir. Pakita nga natin. Papakita niyo, Sir MJ. Ayan. Ayan. Sige, sir. So, sideways po tayo. So, sideways. For example, nag-running class ako. Ayan. Ayan. So, simulan po natin sa right leg. Okay. Right leg stretch forward. Okay. Subukan po natin. Ayan. Kitang-kita ginagawa ni Ma'am Annabelle and also Sir Juan. Ayan. Ayan. Pwede po gawin natin 4 counts to 8 counts. I-point lang po yung toes. Okay, then emphasize the proper position, sitting position. Diretso po ang likod. Ayan. Para po ma-relax. Tapos, diretso po siya. Level, 90 degrees. 90 degrees. Then, baba. After 8 counts,
Then, repeat it again using the left. Okay, naka-stretch po. Diretso, again, 90 degrees. Properly seated. Tapos, facing the computer o kaya facing the cellphone while doing the online class. So, nare-relax po kayo. And also, this stretching activity ay makakatulong para ma-normalize yung blood flow. Circulation. Yes, blood flows natin. Bakit? Kasi naiipit yan habang nakaupo kayo. Yes. Namimintig na rin yung pagkakaupo ninyo, yung breath po. Nangaray tayo dyan. Yes, very good. Okay, thank you. So that's one. Thank you very much. Next time na po gawin natin ay yung trunk twisting. Kaya nakaupo po tayo, sabay-sabay na tayo. Position po yung arm. Level natin, 90 degrees. Obviously, ginagawa natin to with Ma'am Annabelle and Sir Juan every Monday. Pero this time, paano pa nakaupo? Ebi, trunk twist lang tayo. Twist to the right. Yan. Then hold that this position for almost 8 counts to 16 counts. Pwede po. Tapos, yung pinakamalayong matitwist po ninyo na kaya ninyo, pwede po yun. Then, position again. Ano po na-feel nyo? Diba, bigla tayo na-relax? Na-relax yung likod natin, tsaka bewang natin. Ang sarap sa likod, sir. Ang sarap. Okay, very good. This time, itwist natin naman sa left. Sa left. Ayan. To balance. Okay, very good. Hold the position. Just count 1 to 8 or up to 16. Then, pwede po kayo mag-twist hanggang kaya po ninyo. Huwag lang puwersahin. Okay, very good. Then maintain the position. Diretso ang likod. Then, back to your position. You can do it alternately, right to left. Yan, ang diretso after doing yung may na-hold position. Ayan, pwede po yan, no? Okay, then relax. Shoulder shake, kasi ginamit po natin yan. Okay, this time, hindi nakikita yung paa namin, try to hold naman po yung inyong ankle. Ang purpose naman po nito ay ma-relax yung inyong spinal column or your back. Yes, okay. Ating backbone. Okay, ba't kailangan natin to? Para naman kung ginamit natin yung lower part natin, lower extremities, gagamitin din natin ang ating upper extremities. Okay, so stretch po tayo, going down. Okay, then head down, touch your ankle po. Okay, touch your ankle, sir. Sige, tingnan natin. So, ginagawa natin lahat. Wow, ang galing ni Ma'am Annabelle at ang galing din ni Sir Juan. Ano na pang flexible okay. Gawin po natin to 8 counts. Okay, 8 counts, then balik po sa position. Ayan. Okay. Kayang-kayang gawin ng mga estudyante. Yes, oo. Mas flexible ang ating mga learners ngayon, di ba? Kasi bata-bata sila, anay sa atin na may edad. Naku, sa hirap na sa atin, abutin yung dapat abutin. Okay. Ano ba yung pinaka-primary benefits nito habang ginagawa natin yung stretching? Di ba umiikot, bumibilis, or maayos ang pagdaloy ng dugo? Yes. Sinesend din niya yung proper signals. Amount of oxygen sa iba't ibang parte ng katawan. Mas nakapag-isip tayo ngayon, di ba? Okay, next po tayo. And then other benefits and shortcuts is yung posture. Talagang minimintin nito yung good posture natin talaga. Okay, next naman po, elbow up. Right po tayo mag-start. Pull it backward po. Di ba nakaupo lang, pero nag-stretching tayo, nararelax tayo. Yes. Very good. Ginagawa natin to in any kind of stretching activity or warm-up exercises. Baliktad naman po. Okay, using the left, pull it backward. Napakadali. Yeah, di ba? Very common na kung sa tanay yung counter na nila yan. Pero napapansin natin, ang dami nag-online class, hindi naman ito ginagawa. Yes. Aba nag-recitation. Baka magalit yung teacher. Gawin po ito. Ginagawa mo. Kasi po sabi ko ni Sir Katz. Magpaalam. Magpaalam. Okay, baba. Shoulder shake kasi ginamit po natin yung ating trapezius muscles. Yes. Okay, very good. Next naman po. Arm push. Lock po natin yung fingers. Lock. Yung force. Okay, then force it forward. Reverse. Then, overhead position. Stretch yung arms. Tapos yung pinakamataas, stretch po natin. Atakin po natin yung katawan natin. Ayan, mapapansin nyo yung lower lumbar or your back muscles and back area din po ay nare-relax. Ano na feel mo, Sir Mark? Sarap. Okay. Sir Juan, ano po na feel nyo habang ginagawa itong position na ito? Sarap. Ano sarap din? How about your coach, Annabelle? Siyempre, masarap din. Wow, nare-relax tayo. Nare-relax. Sir, nakaka-relax siya ng muscle. Oh, very good. That's sir, right. Sir, relax po ulit kasi ginamit natin yung ating arm and also shoulder muscles. Okay, back to prop. Back to this position po. Lock again, then up. Then bend po tayo slowly. Dahan-dahan, slowly, pababa ng pababa, going to your right side. Okay, then balik po sa position. Ayan. Slowly again to the left. Same procedure. Huwag bibiglain, ha?
Ayan, yes. Para unti-unting inuunat yung side muscles naman natin. Yes. No? Rin nyo, nakaupo pero nakaya natin mag-stretch. Yes. Ang tanong, bakit hindi ginagawa ng iba? Shape po ulit. Oo. Okay, meron po isa dito para po naman sa lower back. Ayan, lower back and also, legs pala. Okay, gawin na. Sir, kasawa ka, lalayan kita, baka tumba ka. Okay. Pwede po, hindi ako nakita sa camera. Ayan. Yung paalang po ang kukonsentrate natin. Ayan. Okay, so, yes, step back lang po. Yung right leg, step back lang, tapos hold that position. Supported by a chair. Ganyan lang siya. Ayan. Oo, hindi ginagawa kasi ng ibang estudyante. Pwede po tumayo, no, para makita. Ayan, very good. Next po, feet together, then yung kabilang paa naman po. Wala pong tataas na angke. Dapat po ay naka-straight lang po yung buong legs. Mapipil niyo po yung back muscle ng leg ninyo ay nai-stretch. Nakapili po ba yun, Coach Juan and Coach Annabelle? Yes, sir, yes. Okay, very good. Feet together po. Tapos shake na po tayo. So, yung mga simple stretching exercise naman natin, talaga kayang-kayang gawin yan kahit taga-klase ka. And be sure, habang ginagawa, gawin na ako off ang camera, baka sabihin ni teacher, you are not listening or you are not participating, di ba? Yes. Pero mas maganda, sabay-sabay tayo, kasama ang teacher, kasama ang estudyante. Isama niyo na po nanay kasi online naman ito. Oh, bakit natin pagkakasya? Di ba? Opo. Yes, Mr. Juan. Isang paalaala lang po, no, sa mga mag-aaral natin. Hindi naman po yung sinabi namin na pwede natin itong gawin during your online classes, eh gagawin na lang natin basta-basta kapag gusto po natin. Pwede naman natin siyang gawin, for example, after nung una nating klase, bago tayo pumunta sa pangalawang klase, yun, stretch muna tayo. Meron kasi minsan na during our online classes, kailangan na talaga natin tumutok dun sa ating aralin, yes, para, alam mo na, at saka para pagpapakita din syempre ng respect, no? So, pwede natin siyang gawin after nung unang klase, papunta sa transition sa pangalawang klase, or sa ating mga guro mismo na nanonood ngayong umaga, pwede po natin itong gawin as part of our routine or lesson sa ating mga subject para ma-sure natin din na nasa atin pa din yung attention ng mga bata. So sa umagang ito, Sir MJ and Sir Romeo, na ituro nila sa atin ang mga facial exercises and stretching. At kung hindi ako nagkakamali, ay meron pa dapat kasunod. Tama po ba, Sir MJ and Sir Romeo? Pero dahil nga may susunod pang show talaga. So umagang ito, huwag kayo mag-alala sa mga minamahal natin, mga estudyante, mga guru at mga magulang, dahil hindi po dito nagtatapos ang session natin ngayong umaga. Alam ko po nag-e-enjoy kayong lahat, katulad ko, super nag-e-enjoy ako kasi nga alam kong very helpful talaga siya, especially this time na nasa bahay lamang tayo. Pero katulad ng sinabi natin, kailangan po natin pa rin syempre sumunod sa ating oras na napakaganda rin exercise yan sa ating lahat. So Sir MJ, Sir Romeo, pwede po ba natin itong ituloy sa susunod na linggo? Of course! Para po sa ating lahat. Kami ay invite nyo pa rin. And wait lang, Sir MJ, Sir Romeo, malay nyo, next time, sama-sama na tayo kapag ginawa natin yan, di ba? Looking forward to that, sir. Ayan. Okay. Masaya po yan. Kasi di ba para sa ating mga E2Lie learners, meron nga kami yung pinaplanong apat, no, na isang gagawin namin para sa mas ikauunlad ng ating E2Lie sessions dito sa Monday Wellness. So yun, dahil wala po tayong oras, muli maraming salamat po kay Sir Romeo at kay Sir MJ. Coach Annabelle, ano ba ang natutunan mo ngayong umaga? So, syempre, yung shinare ni Sir MJ at saka ni Sir Romeo, yung simple exercise na pwedeng-pwede nating gawin sa bahay. That's right. Okay. So, to end this, pwede po bang ibigay na natin ating thought of the day, Sir Romeo and Sir MJ? Muli, magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon na kami ay maging bahagi ng inyong programa. Sinasabi po namin, mahalaga ang mabuhay sa kabila ng gampanin. Dapat isaalang-alang ang sarili sa pamamagitan ng pag-eersisyo sa panahon ng pandemya. Yes, muli maraming salamat po sa ating lahat at magkita-kita tayo sa susunod na Monday. Alright! Mga bata, try natin ang natutunan natin ngayong umaga. God bless us all!
Sir Juan at si Aquila. Okay. Habang nasa... Gawin natin yung facial expression kito. Dito naman. Alright, muli maraming maraming salamat sa ating lahat. See you next week. Hindi pa po tapos, susunod ang mga susunod pa nating mga E2Light Tutors. Yay! Thank you so much! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na E2Light Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #E2LightLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa E2Light!